Ito yung timing ng barako. Ang bagawin ko dito, papaltan ko sana ng bagong camshaft, bagong rocker arm. Pero bago natin kalasin yan, nakita ko yung timing na magneto. Yan o, yan. Yung letter T. Nakatama dito sa letter T. Ito yung marker. Yan yung marker, o. Yan. Tapos letter T. Pag naka-letter T na to, nakatap na yan, ibig sabihin yung piston nyo nakatap na dito. Dito naman, sa timing sprocket, kailangan tama ito dito sa marker na tuldok na yan sa gitna. Pero pag masdan nyo, salas yan ng isang ngipin. Kaya pala ito ay namumugak din, hindi magumanda ang minor ng ayos. Kasi natukod ang valve, ano, sala lang isang buhit. Tatama natin yan. Yan o. Yan. Pag tinama naman natin dito sa timing sprocket, yan o. Yan. Tama yan dyan. Dito naman, malayo. Yan o, layo, advance advance o. Dito tama dyan o, yan o, tama na. O, pero dito malayo. Sala yan. Salang sala. Natama natin. Ito sana yung mga papalta natin o. Yan, camshaft. Ito yung camshaft na original, tapos yung rocker arm. Yan, yan yung rocker arm, mga original yan. Tapos glass lining, pero napansin ko na ganun. Tatama nyo yung timing. Kailangan tama yung timing. Kawasaki Barako 175 Barako 1. At marahil na nakita nyo po yung ating intro, nasala po yung timing. Bakit ba lagi tayong sumasala sa timing ng Kawasaki Barako? Kagaya po nito, lagi kong sinasabi sa inyo, kaya ako nagkakalas ng magneto cover, dahil para masurebol natin ang tamang timing ng Kawasaki Barako 1 o Barako 2. Dahil may mga nagbubunot po kasi na hindi na nagkakalas ng magneto cover. Kagaya po nito, nakailang kalas na ako ng mga motor, na iba-ibang motor, puro sala po ang timing. Puro shortcut po kasi ang ginagawa. Dapat po ay kalasin na po natin yung cover ng magneto para makita po natin yung tamang timing ng timing sprocket. Dahil hindi nyo po masyosyorbol, kapag lumubog po ang ating piston, sasala na po yan sa timing. Hindi nyo na makikita dahil wala siyang marker. Yan, yung ganito pong gas-gas ng camshaft, pagka ganito na po yung gas-gas ng camshaft nyo, may tama na po yan. At mahirapan na po tayo mag-regrind. Dahil ayaw nung may-ari talang i-regrind yan, dahil marami tayong basher dito, kung sakali, sabihin, sir, pwede pa yung i-regrind. Yung may-ari po na desisyon nito, hindi po ako nagpapalit, kundi siya ang bumili na siya ng kanyang original na pyesa. May dala na siyang camshaft, may dala na siyang rocker arm. Okay, ang gagamitin nga pala namin dito, piston at ring ay pang Barako 2. Yun yung ilalagay namin ditong piston. Dahil kailangan iparibor pa ito dahil ang motor ni pare ko ay Barako 1. Yan, yung mga tama na rin yung kanyang rocker arm. Parehas nating papalitan niya ng rocker arm. Ito nga pala ay naubusan na naman ng langis. Kaya ang mga barako nyo po, kailangan hindi nyo maubusan po ng langis. Kapag naubusan po ng langis yan, magkakatama po ang camshaft at rocker arm. At kung sakali po, magkakatama din ang connecting rod kung sakali po siya ay umingay. Yun po yung nagiging sanhin nito. Kasi po yung mga tatal po ng camshaft, syempre po, dapat po talaga yan inalilinis. Pero ang ginawa ko po dito ay nilinis ko naman po yung mga cover. Nagpalit po ka ng class lining nito, nagpalit kami. Yan, nilinis ko po yung right side. Tapos sa magneto, nilinis ko yan. Para iba-iba po. Dahil malalakihan po kasi si pare ko, kapag in-overhaul natin, refresh natin yung makina, malalakihan kasi siya. Dapat kasi pagpapalit na ng connecting rod. Pero okay naman. Ito nga pala yung mga genuine parts ng original ng Barako. Kung sakali pong bibili kayo, meron dito sa Palapaan Movers. Ito po yung mga genuine na ganitong style, ganito yung mga packaging. Yan, Barako 1, Barako 2. At ito ay Barako 2 camshaft dahil wala na siyang kasamang bearing. Yan. Okay. Yan po yung mga original. Yan yung rocker arm, mga genuine parts ng Kawasaki Barako. Yan. Sunod-sunod po yung gawa natin ng mga Kawasaki Barako. Ganitong mga ingay, ganitong mga sira. Halos same-same lang sila ng mga sira, gasket. At yan guys, maraming salamat at andyan na.
yung ating ginawa. Napalitan natin ang glass lining, naparibor na, ang ginamit natin ay Barako 2. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa aking YouTube channel, Facebook page. Sana'y nakatulong naman ang itong video ito at God bless po.